Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Ano ang ibig sabihin ng Matthew chapter 24? Lumabas si Jesus sa templo at ipinamalas ng kanyang mga alagad ang mga gusali ng templo at sinabi niya na walang maiiwang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Basahin po natin itong Matthew 24:1-2. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamala sa mga gusaling templo. Datapot siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, "Hindi ba ganin yon ang nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." Giyera po ang sinasabi ni Kristo dito. Nangyari po yan nung nagkagyera sa Israel at nasakop sila ng iba't ibang bansa at sinunog ang templo sa Israel. Kung babasahin po ninyo ang history ng bansang Israel, isa sa mga sumakop na bansa sa kanila ay ang Roman Empire. Sa Matthew 24:3, tinanong siya ng kanyang mga alagad at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo ay nagsilapit sa kanyang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" Ang tatlong tanong, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang magiging tanda ng iyong pagpaparito at ng katapusan ng sanlibutan? Yun po yung mga tanong ng mga alagad ni Kristo sa kanya. Number 1, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Hindi sinabi ni Kristo kung kailan mangyayari ang mga ito, pero nagbigay siya ng mga babala at mga palatandaan, Matthew 24:4-28. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang mga magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapot hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Hindi ko na po nilagay ang lahat ng mga verses kasi masyadong mahaba. Kung gusto niyo pong basahin lahat sa Matthew 24:4-28. Ito po yung pangalawang tanong. Ano ang magiging tanda ng iyong pagpaparito? O pagparito. Ito po ang mga tanda na sinabi ni Kristo. Matthew 24:29-30. Datapot karakarang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumas sa mga alapahap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Matthew 24:32-33. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kaniyang sanga at sumusupling ang mga dahon ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito ay talastasin ninyo na siya ay malapit na at nasa mga pintuan nga. Matthew 24:37-39. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagpaparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisinom at nangangaasawa
at pinapapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay lahat. At gayon din naman ang pagpaparito ng anak ng tao. So ganito po pala yon. Darating siya sa araw na hindi inaasahan, parang nung nangyari sa panahon ni Noe. Nagkakasiyahan yung mga tao, tapos biglang bumaha. Number 3, at nang katapusan ng sanlibutan, magkakaroon ng pag-agaw ng mga tao. Ihiwalay ang mga taong dapat sa Diyos. Matthew 24:40-42. Kung magkagayoy isa sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. So yun po. Sana po ay may natutuhan tayo.